Hindi na nagagamit ang mga kahoy na hulmahan ng sapatos sa Marikina. Pero imbis na itapon o ipanggatong, may nakaisip na gawin niya ang obra. Nasa front line ng balitang yan si Laila Pangilinan. Bawat hukbo, bawat dikit, buong husay ang binubuhos sa paggawa ng mga sapatos dito sa Marikina. Kaya naman ito ang tinatawag na Shoe Capital of the Philippines. Pero gaya ng maraming negosyo, napadapa rin ng pandemya ang mga magsasapatos ng Marikina. Maraming pwesto at sapatosan ang nagsara. Marami rin ang nawalan ng trabaho. Tumigil na po kami kasi unang-una nawalan po ng mga orders. Tapos yung konting puhunan na gamit na rin sa mga pangangailangan sa bahay. Ang pagawaan na ito ng pamilya ni Rosalinda na dating puno ng mga sapatero, bodega na lang ngayon. 20, naging 15, naging 10, paunti ng paunti. Kasi nga umuunti na yung gawa hanggang sa nagkaroon ng pandemic. Totally nawalan. Pero bago pa magka-pandemya, unti-unti na rin talagang nauubos ang mga gawaan ng sapatos dito. Ang sapatosan ni Ato, nagsara noong 2018 dahil sa mas mura at imported na sapatos. Yung safety shoes talagang napakatagal na kaming gawa yun. Kasi yung kailangan ng mga tao na po construction. Dumating naman yung gawa ng China na synthetic na mura, hindi na namin kaya, kaya natigil. Ilan lang ang negosyo ni na Rosalinda at Ato sa marami pang sapatosan sa Marikina na kung hindi tuluyang nagsara, napalitan na ng ibang negosyo. Kulang na ang sigla ng sining ng paggawa ng sapatos dito sa lungsod ng Marikina. Kaya naman ang mga hulmahan ng sapatos gaya nito, kapag bukas pa ang mga paggawaan, napapalitan na ng plastic na hulmahan. Pero ang mga hulmahan ng sapatos na ganito sa mga sarado ng paggawaan, kadalasan, kung hindi man sa basurahan, bilang panggatong na lang ang kanilang huling hantungan. Ang mga hulmahang ito, simbolo ng araw ng tradisyon at sining ng paggawa ng sapatos dito sa Marikina. Para hindi masayang, naisip ni Zena Bernardo ng Bayanihang Marikenyo Marikenya na simulan ang Project Hulmahan. Sa isa sa mga community kitchens namin, nakita namin na ginagamit itong panggatong. So parang it struck me as napaka-visual ng image ng pagkawala o unti-unting pagkamatay ng shoe industry sa Marikina. And napaka-visual ng image ng ang shoe industry at ang pandemya at ang gutom na sa isang litrato. No? Ang mga lumang hulmahan o shoe lasts ng mga dating sapatero sa Marikina, ginawa nilang art piece saka ibebenta para pondohan ang kanilang charity at iba pang proyekto sa kanilang komunidad. Tumulong sa pagdidisenyo ng mga hulmahan ang maraming artists sa bansa. Ang bawat obra, agaw pansin sa ganda. Tulad nitong mala Michelangelo painting mula sa Sistine Chapel ang atake. May temang payaso, kalawakan, sasakyan, at mga pato na inukit sa hulmahan. Suportado rin ni Golden Globe at BAFTA nominee Dolly De Leon ang proyekto. Umaasa si Zena na sa simpleng proyektong ito, muling sisipa ang pag-asa na manumbalik ang sigla ng industriya ng sapatos sa Marikina. So when you think of Project Hulmahan, mga words na lumalabas dito ay hope, rescue, healing, compassion. Ang hope lang namin ay una, yung karampatang kita sa mga gumagawa ay hindi mahirapan yung may mga paggawaan. I-exhibit ang mga dinesenyong hulmahan ng sapatos sa ikatlong taon ng lockdown sa March 15. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan,
News 5.